Pangkalahatang epekto ng paggamit at pag-abuso ng alkohol. Health 5, 3rd quarter, week 4, lesson 4. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Layunin. Nailalarawan ang mga epekto ng labis sa paggamit at pag-inom ng alak. 2. Nasusuri ang mga negatibong epekto sa kalusugan ng individual, pamilya at pamayanan ng paggamit at pag-abuso ng alkohol. Pangkalahatang epekto ng paggamit at pag-abuso sa alkohol. Hindi na bago sa pandinig ang pagkakaroon ng masasamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon, libo-libo ang namamatay sa buong mundo dahil sa karamdaman sa atay na dulot ng sobrang alak sa katawan. Marami din ang napapabalitang namamatay dahil sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Ngunit kung inaakala nyo na sakit sa atay at aksidente lamang ang masamang naidudulot ng sobrang alak, nagkakamali kayo. Sa katunayan, mayroong halos 60 na uri ng sakit ang may kaugnayan sa maabusong pag-inom ng alak. Ilan sa mga karamdaman na maaring makuha mula sa sobrang pag-inom ng alak? Anemia. Ang sobrang alak sa katawan ay maaaring makaapekto sa dugo. At kung ito ay magpapatuloy, maaaring humantong ito sa sakit na anemia. Bumababa kasi ang level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito nagsisimula ang sakit na anemia. Kaugnay ng sakit na ito, maaaring maranasan ang madalas na pagkahilo, hirap sa paghinga, at madaling pagkapagod. Cancer. Ang madalas din na pag-inom ng alak ay maaaring mayugnay sa pagkakaroon ng kanser ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Dahil ito sa kemikal na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan ng kanser ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at sa tumbong. Cardiovascular disease. Mas tumataas din ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa daluyan ng dugo o cardiovascular dahil sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang sa mga sakit na tinutukoy dito ay stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naaapektuhan kasi ng alak ang mga platelets sa dugo na kung magpapatuloy ay maaaring humantong sa pamumuo ng dugo na isa ring bahagi ng ugat na daluyan. Nangihina rin ang mga kalamnan ng puso kung mapapasobra ang alak sa dugo. Pagkasira ng atay o cirrhosis. Ang pinakakilalang masamang epekto ng alak sa kalusugan ay ang pagkasira ng laman ng atay o cirrhosis. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo na siya namang lumalason dito at umahantong sa pagkasira ng mga laman nito. Ang malalang kondisyon ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kakailanganing mapalitan ang nasirang atay sa pamamagitan ng transplantasyon. Pagkalimot o demensya. Ang talas ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit sa taong madalas na umiinom ng alak, doble o triple ang bilis ng pagkasira ng mga cells sa utak, kaya't mapapaaga ang kanilang pagiging malilimutin. Nerve damage. Apektado din ng sobrang alak ang mga nerve sa ilang bahagi ng katawan. Tinatawag na alcoholic neuropathy ang kondisyon na pagkasirang ito. Dahil dito, maaaring dumanas ng pamamanhid sa ilang bahagi ng katawan, constipation at maging panghihina ng ari ng lalaki o erectile dysfunction. Gout.
Ang gout ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystals sa mga kasukasuhan. Ang sakit na ito ay kadalasang namamana o hereditary. Ngunit napatunayan ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung madalas na umiinom ng alak. Alta presyon o high blood pressure. Tinatawag na alta presyon o high blood pressure ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ng dugo. At isa sa mga kilalang nakakapagpataas nito ay ang pag-inom ng alak. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas ng alta presyon. Impeksyon sa katawan. Isa rin sa masasamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina nito sa resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyong nagdudulot ng mga sakit. Mas mataas ang panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas na umiinom ng alak. Pagkasira ng pancreas o pancreatitis. Hindi lamang ang tiyan at atay ang apektado ng tuloy-tuloy na pag-inom ng alak. Maging ang lapay o pancreas ay nanghihina rin sa pagkakaroon ng alkohol sa katawan. Kung masisira ang pancreas, maaaring dumanas ng madalas sa pananakit ng tiyan at pagtatae. Pagyamanin natin. Tukuyin kung ano ang tinutukoy sa bawat pahayag. Isulat ang inyong sagot sa activity notebook. 1. Ito ay ang pagtaas ng presyon ng dugo dulot ng sobrang pag-inom ng alak. Sagutin. 2. Ito ang pagkasira ng atay sanhi ng sobrang pag-inom ng alak. Sagutin. 3. Ito ay doble o tripling bilis ng pagkasira ng mga sel sa utak kaya't mapapaaga ang pagiging malilimutin ng taong sobrang umiinom ng alak. Sagutin. Ito ay kasama sa mga sasagutan sa Module 4, Week 4. 4. Ito ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Sagutin. 5. Ito ay ang panghihina ng pancreas dahil sa labis na alkohol sa katawan. Sagutin. Ito ay kasama sa mga sasagutan sa Module 4, Week 4. Tandaan, ang pagkakaroon ng bisyo tulad ng pag-inom ng alak ay nakapagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao, sa kapaligiran at sa pamayanan. Ang pag-aabuso gamit ang mga ito ay maaari ring ikamatay ng tao. Iwasan at itigil na ang bisyo tulad ng paninigarilyo at pagkalulong sa alak. Iligtas ang ating buhay sapagkat iisa lamang ito. Project in Health. Bilang isang bata ay mayroong kang kakayahan na mahikayat ang iba pang mga kabataang katulad mo na mailayo sa pagbibisyo katulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Gumawa ka ng isang slogan tungkol dito. Gawin mo ito sa isang short bond paper, sundin ang rubric sa ibaba. Rubric sa paggawa ng slogan, content. Makakakuha ka ng 10 kung ang mensahe ay mabisang na ipakita. 7 kung di gaanong na ipakita ang mensahe. 4 kung medyo magulo ang mensahe. At 1 kung walang mensaheng na ipakita. Creativity. Makakakuha ka ng 10 kung napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. 7 kung maganda at malinaw ang pagkakasulat ng mga titik. 4 kung maganda ngunit di gaanong malinaw ang pagkakasulat ng mga titik. At 1 kung di maganda at malabo ang pagkakasulat ng mga titik. Relevance. Makakakuha ka ng 10 kung may malaking kaugnayan sa paksa ang slogan. 7 kung di gaanong may kaugnayan sa paksa ang slogan. 4 kung kaunti lang ang kaugnayan sa paksa ang slogan. At 1 naman kung walang kaugnayan sa paksa ang slogan. Kalinisan.
makakakuha ka ng 10 kung malinis na malinis ang pagkakabuo. 7 kung malinis ang pagkakabuo. 4 kung di gaanong malinis ang pagkakabuo. At 1 naman kung marumi ang pagkakabuo. Maaari niyo nang basahin at sagutan ang activity sa Health 5 Week 4. Siguro din mapanood ang video lesson para sa Week 4 ng Music, Arts at PE. Salamat mga bata!